200. Yeah. That's fine. Hindi na po makita yung ano, nagbubuhat. 2-3 go. May plano ka bang magpagawa ng bahay? Yung bahay na komportable ka. Di maalinsangan sa loob kahit sobrang init sa labas. At higit sa lahat, yung hindi ka masyadong magagastusan sa paggamit mo ng aircon at electric fan. Kung interesado ka, itong video na to ay para sa'yo. Ay, good afternoon mga tol. Andito tayo ngayon sa project site at sisilipin natin kung ano na nga ba mga update dito. Start dito, nag-groundbreaking. At the same time, nag-start na rin magpahukay. So after 4 days, ito yung barracks natin. Ito yung permit galing sa munisipyo. Yan, dito kami nagbabalik ko ng bakal. Although yung mga anilyo namin, pinagawa na namin sa ibang site para pagdating dito, nakabalik ko na para fabrication na lang kami ng poste. So makikita nyo, meron kami dito ang fabrication area. Mga tol, may nagtatali dito. Andito yung mga steel man natin. And then nandito rin yung mga forma natin. Kaway-kaway ka muna, kuya. Kuya, kikita kayo sa buong mundo. Buong mundo kayo makikita. We use 16mm, 8 na piraso. So sa mga tatanong, bakit 16mm? Tatlong palapag po ang ilalagay natin dito na structure. And then malalapit lang yung mga poste nila. Kaya pwedeng-pwede na yung 16mm, yun ang lumabas sa design. Siyempre yung lateral ties natin, 10mm. We're using 10mm. And then yung mga pagitan nito, nasa 10cm lang. Masinsin po yung nilagay natin dito, mga tol. Ito, tapos na. Naka-ready na, mga tol. And then nandito rin yung ating mga ginagamit na pamorma. Ito yung mga echo board. So we use this doon sa other projects natin. So hanggang ngayon, echo board pa rin. Kasalansan lang dyan. And then dito naman nakapatas yung ating mga bakal. 16mm, 12mm, tsaka 10mm for the lateral ties. For the stirrups, gumagamit tayo ng concrete spacer. So standard, nasa 3 inches. Pwede rin 4 inches kung malambot. Since napakatigas ng pundasyon dito, nagawa lang tayo ng mga 3 inches na spacer. Sa ibang project, pag malambot, ginagamit namin mga 4 inches kasi may tendency pang bumaba yun eh. Dito napakatigas ng lupa. So kanina nabanggit ko, 3-story yung gagawin natin dito. 3-story residential building. And then dito si Kuya. Kuya, kaway ka naman. Si Don Ramon, andito. So gumagawa kami ng puting. Checkin natin yung ano, dimension ng puting. Almost 6 inches lang mga tol. 15cm lang yung pagitan. And then nakikita nyo rin dito, yan. Yeah. So napaka-sinsino ka ating parilya. And then yung total nito, ayan, 160. Ang buhos nito nasa 180. Yan, nasa 180 magiging buhos nitong parilya. Napakalaki. Meron tayong dito ng tinatawag na combined puting kasi madikit yung poste sa isa't isa. Kaya makikita nyo, nasa almost 8 feet mga tol yung ating parilya. Makikita nyo ang ganda ng pagkakagawa ng poste na to. Yan. So, dito sa tinutungtungan ko, nasa 210 na to. Ayan, 210. Ayan. So, and then yung sa loob, kuya, anong sukat natin? 190. Nasa 190 na. So makikita nyo nasa 280 na. Almost 3 metro na yung. Kasi magkadikit lang yung poste dito. So ang ginawa natin, gumamit tayo dito ng combined footing. So makikita nyo doon, nahihirapan yung bako natin. At sa mga nanonood ng ating vlog, yung Cavite project natin is napakatigas na. Pero ito, dito sa Paranaque, eh mas matigas mga tol. Ayan. Katulad dito mga tol, di tayo makatrabaho dito. Mas mainam na tanggalin muna natin yung mga lupa. Ayan si Sir Mike. Sir Mike, ano masasabi mo? Ang cute doon ng lugar. Ang cute daw ng lugar. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Paparating na ang mainit na panahon. At balita ko ha, aabot ng more than 40 degrees Celsius ang heat index dito sa atin. At dahil dyan, tataas ang bill natin sa kuryente. Ganun din sa tubig kasi maya-maya ka maliligo. Para sa mga engineers, architects at contractors, isama mo na ang homeowners at home builders. So ano nga pa ang mga solusyon para sa mainit na pader, mainit na loob ng bahay na para kang nasa pugon. So ano nga ba ang tamang wall material para sa isang tropical na bansa katulad dito sa atin sa Pilipinas? Bagong materyales, baka makatulong, panoorin mo ito. The right block for a tropical country, thermoblock. So ano nga ba ang thermoblock? Ang thermoblock ay insulating, reinforced, lightweight block. Ang thermoblock ay gawa sa cement, sand, at special additives. At meron itong insulation properties.
Thermoblock has a higher PSI kumpara sa traditional nating hollow blocks na nakagawian nating gamitin. Ito ay merong 350 PSI to 400 PSI para sa 5 inches at 6 inches na available sa merkado. Mas magaan ito kumpara sa CHB na may bigat lamang ito na 9 kg per piece. At meron itong sound reduction from 35 to 46 decibels. May soundproofing quality siya. At meron itong fire rating na 4 hours kumpara sa CHB na 2 hours lamang. So bali mga tol, mas mahaba itong thermoblock. Typical na CHB ay 400mm. Pero si Thermoblock ay 600mm at ang taas niya ay 250mm. Mas mahaba si Thermoblock at mas mataas yung height. At meron itong apat na butas kung saan dun ilalagay ang reinforcement bar. So meron itong vertical and horizontal reinforcement. So bale ang tanong mga tol, magkano? Ang price range nito is more than 1,000 per square meter. Bali per square meter nila ay 7 pieces. So bakit ka nga ba bibili nito? This will value the thermal insulation of houses. This is for your long time comfort. Hindi lang yun ha, long time savings din. Bakit? Kasi the moment na malamig yung house mo, hindi mo kailangan gumastos ng malaki sa aircon or dumili ng mas malaking aircon para lang makompensate yung init ng loob ng bahay mo. When you're using Thermoblock, hindi mo na kailangan magpalitada. Doon pa lang, nakatipid ka na. Magkano ang semento? Magkano ang buhangin? Magkano ang labor cost kay Mamang Mason para bayaran mo, palitadahan yung pader mo? So ito po yung tandaan natin. Kapag nakasemento, nakapalitada yung pader mo, nag-a-absorb ito ng init at maghapon itang ina-absorb yung init ng labas at ito ay nanatili sa pader mo at ito ay maaalis lamang kapag darating na ang pahapon o paggabi. So ang tanong, paano mo mapapalamig yung loob ng kwarto mo kung yung wall material na ginamit mo ay nag-a-absorb ng heat? Pero kay Thermoblock ay makakasiguro ka na malamig at komportable ang bahay na pinagawa mo dahil hindi siya nag-a-absorb ng heat. So nakatipid ka na during construction, makakatipid ka pa sa pang-araw-araw na paggamit mo ng iyong bahay. So saan nga ba pwedeng gamitin ang Thermoblock? Sa residential, commercial, industrial, sa mga warehouse at offices. So kahit anong pwede nyong enclose or pader, you can use Thermoblock. Dito na tayo sa project site at dumating na yung order natin, ha? Thermoblock. Ayan o, napakagaan. So ang dimension natin dito, 60 and 25 yung height. Napakagaan. Ayan. Kumpara sa traditional na hollow blocks, eh, mas lightweight ito. Yung paglalagay ng dowels, you can use the first butas, ano, the first hole, and then alternate dito sa second block. Kung gusto mo na mas matibay, you can alternate number 1 and then number 3, 1 and 3. So dapat nakasentro dito sa butas hanggat maaari. And then we will put mortar here inside. May mortar yan. Parang traditional na hollow blocks din yung pag-i-install. At ito ay running band. So yun nga, napaka-simpleng ikabit. Parang traditional na concrete hollow blocks din lang. So makikita nyo, parang CHB rin yung diskarte. Meron tayong mga vertical reinforcement, meron tayong horizontal reinforcement. Nilagyan natin ng groove para lumubog siya. Ganito yung proseso ng pagkakabit. So bali 60, mula sa unang butas, papunta dito sa isang kabilang butas, 60 yung difference. And then ganun din dito sa kabila. Ayan, makikita nyo. Ayan. And then after the 3 layers, meron tayong horizontal reinforcement, which is 10mm deform bar. So napakadali lang ikabit mga tol. So ganyan lang yung proseso, ganito yung methodology kapag gumamit kayo ng Thermoblock. Doon man sa gilid. Okay, ganito. So testingin natin. Drop test tayo mga tol. Wow!
Patibay, mga tol. Testing natin to. Ang madurog. 2-3, go! Ayan, durog. Hindi ito lupa, ito ay sementado. Itong area na to, ito yung haluan ng mga worker natin dito. This is a thermoblock at napakagaan, 9 kilogram lang. Ito, nasa kalye tayo, ha? Ito pa yung kaninang ano natin, hinagis sa second floor. Buong-buo pa rin. So yun nga mga tol, matibay na at may insulation properties pa. Sige lang, diretso lang. Ayan. 3, 4. Lasa pa, kaya pa po? Oo. 45 kilos. Hindi na po makita yung ano, nagbubuhat. Babay, tulungan mo. Nasa ito yung kalibdib ko nito. Nadali ako. Excited. At interviewin natin si Mang Ramon na more than 40 years ng mason. So, Mang Ramon, ano masasabi niyo sa thermoblock? Maganda siyang gamitin at saka magaan lang. Kita mo naman, kahit yung hinulog ko sa second floor, hindi siya nabasag. Mm-hmm. Okay? Samantala yung hollow block na yan, durog-durog. Magaan to eh. So, hindi masyadong pagod. Isang kamay lang yung hollow block, nahirapan ako kasi mabigat. Mabigat yun. Lalo na pag-desize. Mahaba siya. Itong thermoblock, meron tayong 350 to 400 PSI. Wherein yung hollow blocks, nasa around 150 to 200 lang yan. Depende sa mga suppliers na makukuhanan nyo. So para kay Mang Ramon, ang masasabi niya sa thermoblock, quality. Approved sa akin yan. Ayan, approved daw kay Mang Ramon. Medyo tipid sa pag-asinta. Pati sa halo, tipid sa siya. Halo, mortal. So ang mangyayari dito, Mang Ramon, wala na po itong palitada. Kumbaga pag na-install nyo na ito, ang diretso na dito, pwede tayong gumamit ng fiber mesh and then skim coat na agad. So wala nang curing pa. Kung natapos natin, i-asinta yan. The following day, pwede na kayo maglatag ng mesh to avoid cracking. Yun ang purpose ng fiber mesh, which is free naman, kasama na sa thermoblock kapag bumili kayo. Para sa mga bagay na gusto nyo pang malaman regarding sa thermoblock, ilalagay po namin yung link sa baba. You can visit their website and Epi page sa description box. Naka-record na yan. Bisita tayo dito, mga tol. Hi, sir! Okay, ay, kamusta? Hello. Yeah. Yeah, this is our project site. Yeah. Okay. Yeah, we have to construct a 3-story here, sir. A 3-story building. Yeah. This is our footing. A basement? No basement. In the Philippines, it depends on the design. It depends on the span of the beam. Like this, this is 4 meters. Yeah, the same. In the Philippines. For example, this is the beam, yeah. Like this. Typically, in the Philippines, 8 inches. 8 inches. Yeah, depends on the height of the stirrups. Or, for example, this is the, like this. If this is the beam, these are the columns. Like the slab, this one beam. Yeah, this is the slab. Yeah, this is the beam, yeah. Maybe mm. Mm-hmm, yeah. Size, I saw the... Depends on the design. This beam, Korea. Beam, this one. Beam also, make it? Yeah, the same. Yeah, yeah. Almost the same. So, beam also, in advance, make it? Inside the column. Okay, inside the column. Yeah. So, ini-insert lang na gano'n. I want to know, this the beam also? Yes, the beam. Like that? Yes. So, in advance, make it here? We will not make the beams there. We will make the beams actual, on this side na. Maraming salamat sa panonood at marami pong salamat sa oras. I hope nagustuhan nyo ang video na to at kung merong nagpapagawa na kamag-anak nyo, you can share this video. At kung nagustuhan nyo, baka pwede naman pong makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!